ang mabuting balita para sa araw na ito. Isang mabiyayang araw ng Lunes, mga kapanalig. Pasalamatan natin ang Diyos sa pagkalob sa atin ng panibagong pagkakataong may sa buhay ang dakilang karangalang maging kanyang anak kay Kristo sa bisa ng sakramento ng binyag na tinanggap natin. Noong bininyagan tayo, isinilang na tayo sa tubig at Espiritu Santo, kaya mga born again na tayong mga Katoliko. Pero kinakailangang makita sa ating pang-araw-araw na buhay si Kristo na ating sinusundan at sinasampalatayanan. Paano ba tayo nagiging saksi ng Panginoong Hesukristo sa ating salita at gawa? Ako po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Atin ang pakinggan ng tagpo ng pag-uusap ni Nicodemo at ni Jesus mula sa mabuting balita ni San Juan, Kabanata 3, Talata 1 hanggang 8. May isang lalaking kabilang sa mga Pariseo. Nicodemo ang pangalan niya. Pinuno siya ng mga Hudyo. Isang gabi, pinuntahan niya si Jesus at sinabi sa kanya, Rabbi, alam namin na guro ka galing sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tandang ginagawa mo kung hindi suma sa kanyang Diyos. Sumagot sa kanya si Jesus, Talagang-talagang sinasabi ko sa iyo, walang makakakita sa paghahari ng Diyos kung hindi siya isisilang na muli mula sa itaas. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, Paano maisisilang ang isang taong matanda na? Di ba't hindi siya makapapasok sa sinapupunan ng kanyang ina para isilang uli? Sumagot si Jesus, Talagang-talagang sinasabi ko sa iyo, wala makapapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi siya isisilang mula sa tubig at espiritu. Laman ang isinilang mula sa laman, at espiritu ang isinilang mula sa espiritu. Huwag kang magtaka, dahil sa sinabi ko sa iyong kailangan kayong isilang mula sa itaas. Umiihip ang hangin kung saan ito nais, at naririnig mo ang ihip nito, pero hindi mo alam kung saan ito galing at kung saan ito patungo. Gayon din nga ang bawat isinilang mula sa Espiritu. Kumusta kayo? Ito si Lilia Antonio na magbabahagi ng pagdidilay ngayon. Winika ni Martin Luther King Jr., hindi maitataboy ng kadiliman ng dilim. Ang liwanag lamang ang makagagawa niyon. Hindi maitataboy ng pagkamuhi ang galit. Ang pagmamahal lang ang tanging makagagawa niyon. Sa Ebanghelyo ngayon, nakilala natin si Nicodemo na kahit isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo ay naghangat pa ring lubos na maintindihan ang mga aral at turo ni Kristo. Hindi siya nabigo dahil bunsod ng pagmamahal ni Jesus sa lahat ay kinausap siya at malinaw na ipinahayag. Wala makapapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi siya isisilang mula sa tubig at espiritu. Sa binyag o sakramento ng muling pagkabuhay, nalilinis ang ating orihinal at personal na mga kasalanan at napag-iisa tayo ni Kristo. O Jesus, tulungan mo kaming mamuhay ayon sa Espiritong nananahan sa amin hanggang makasapit sa iyong kaharian. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang iyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFW, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, magalak tayo at ipagdiwang ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus.
tinubos niya na tayo sa kasalanan at walang hanggang kapahamakan. Pasalamatan natin siya sa kanyang handog na kaligtasan. Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Pauline's Radio. Where is humanity heading? Toward what goal is it aiming? Humanity is like a great river flowing into eternity. Will it be saved? Will it be lost forever? Be a modern apostle and lead others towards heaven. The Daughters of St. Paul are missionary sisters serving the church through the media of social communications. For more information, write or call the Vocation Directress, Daughters of St. Paul, 2650 FB Harrison Street, 1300, Pasay City, with contact numbers 02551-7363 or 02831-1723 or text 0916-3676-605 with email address at vocfsp@paulines.ph. So the world may be one. We are the church and we are young. That's why within we know it can be done.